been long time. Hindi siya na ako sa work. Welcome to my blog. This is the blog about this Filipino. Me! I'm living to this little country called Denmark. Tapos, ako ngayon yung nag-drive. Papuntang work, tapos yung asawa ko natulog. Natulog ang lola mo. Bale, may new setup kami. Papasok sa trabaho, ako yung magda-drive. And then, pa-uwi ng bahay, siya naman yung magda-drive. So, we helping each other. So, nandito ako sa main station, dito sa Copenhagen. Pa-uwi na ako ng bahay. Actually, mas maga ako umuwi ngayon, alas 3. Pero since hindi pa tapos si Jacob sa kanyang trabaho, sabi ko uwi na lang ako para makagawa pa ako ng dinner. So, in 2 minutes, dadating na yung train. So, simula dito hanggang dun sa may city namin, so 1 hour. Mayo, ang dami ko ng pagod. So, after train, magbus na naman ako papunta sa bahay. Grabe, almost 1.5 hours. Laka na ng eye bugs ko. Dito na ako, sasakay na ako sa bus. Alam niyo, nakakatawa dito sa bus. Minsan, kahit walang pasahero, kahit mag-isa lang ako, tuloy pa rin yung biyahe. Tapos, maganda dito sa bus, talagang may bus stop siya, tapos on time yung mga bus, siguro malate man mga 1, 2, 3 minutes, pero hindi. Dami kong pagod, ayan si Yana. Hello ka anak! Vlog ko. Nay! Ba't tayo mo sumama sa vlog? Vlog na. Pero alam niyo po si Yana, may TikTok yan, mahilig siya mag-TikTok. Dami. Pero for private only friends. Hindi private. Ah, hindi daw pala private. Well, for siya na libre. Pero nakikita daw ng tao. Ayan po si Yana. Ilan daw ka na anak? Ma. Tran. Ilan yung tratan sa English? Siyempre hindi nila alam. Magsalita ka naman sa vlog ko. 1, 3. Alam nyo ba si Yana, dumating siya dito sa Denmark, 5 years old pa lang siya. Tapos ngayon, 13 years old na siya, mas fluent na siya ng Danish kesa sa akin. Tapos, si Yana nakakaintindihan ng Tagalog. Pero, nagre-reply siya sa akin ng Danish. Tapos, nakakapag-English din siya. Magaling siya mag-English kaysa sa akin. And then, marunong siya mag-Tagalog ah. Mag-Tagalog kang anak. Sabihin nila, hindi kita tinuturuan. Marunong niya mag-Tagalog. Ano nga lang, medyo slang. Minsan baluktot. Ilan yung sabi mong sampo dati? Sabi niya dati, sampo daw shampoo. Oh, di ba? Dalaga na yan, teenager. Anak? Vlog! Anak, wala ka ba? Tiyan mo, tatanungin ko siya. Tiyan ko kung magre-reply siya. Anak? Wala ka pa ba ng jowa? Maya, eh hard. Oh, wala daw siyang jowa. Buti na lang wala siyang jowa. Bawal pa siya mag-jowa. Di ba, anak? Ba? Bingi ka? Yeah, here, gift. Di daw siya nakikinig. Nako. Pagodaan lola mo, galing kasi siya sa school. Tapos, next week, may 1 week pa kami. Tapos, after next week, bakasyon namin. Parang ano, sa Pinas, Easter, Semana Santa. Dito ang tawag sa amin is Poske Feye. Mag-hello ka sa vlog ko! Hey. Anak? Naintindihan niyo ba sinasabi niya? Ano sinasabi mo? Kasi sa Ingles, sila Tagalog. Aw, 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 aw! Kabi ka naman, ang sakit sa likod! Tingin ka muna dito sa vlog ko. Sino kaya mas maganda sa atin yan, ah?
galing ka sa akin eh. So, maganda ako. Tapos, medyo gumanda ka lang ng konti. hindi daw i-discuss. Tingnan mo, ilapit mo yung mukha natin. Tingnan mo. Nah. Oh, ako walang makeup, no makeup, no filter. Johannes ni daw. Oh, sweetie ha. Siyempre anak, ilang taon na ba ako? Ikaw nga 13 ka pa lang eh. Lagi niya pinagmamalaki, pinagsasabi, "Merring kills na daw ako kasi may guhit ako dito." Ano akala niya, teenager ako? Siyempre, sa dami ko ng stress sa iyo. Diba? Sabi niya, "Siyempre, oh tao. Stress ako sa kanya, stress din daw siya sa akin." Paano mo nasabi? Ayan. So, hi vlog. Ayun, magko-convince naman ako mag-vlog, hopefully. Kasi nga, alam nyo ba, nag-start ako mag-vlog ngayon kasi sumawad ako sa YouTube. Akalain mo yun, after 4 or 5 months yata, sumawad ulit ako sa YouTube. So, parang na-inspire ako ulit mag-vlog. So, yun, diba? Pag may sahod, may inspire ka talaga mag-vlog. Pero, syempre, hindi ko sasabihin kay Yana kung magkano kasi kilala ko yun si Yana. Hingi na naman niya ng pera. Educating? Wala akong pera, Yana. Wala! Ubos na ang pera ko, kakahingi mo ng pera. Kahit gawat, ay not so. Diba, kung ni-start na mo nun. O, diba, rest for you. Hindi naman daw siya laging humihingi ng pera. Nung unang araw lang daw ng buwan. Pero patapos na daw ang buwan ngayon, hindi pa siya humihingi ng pera. Si Yana kasi marunong na yun mag-shopping. Marunong na siyang bumili-bili ng cheche-boreche. Kasama niya yung mga friends niya sa city. Alam niyo ba, dito sa Denmark, safe. Si Yana, 13 years old. Kasama niya yung friends niya na 13 years old din. Pupunta sila sa city, tapos nagmumalling sila. Umibili sila ng sarili nila na gamit, pantalon, damit. O, minsan nga, kumakain pa nga sila eh. Kinabog pa kami niyan. Minsan, kumakain sa restaurant. Sabi ko, "Hulo, kumain ng restaurant, kamahal, samantalang kami. Nagmamakdo lang." Tatego, it's not like your restaurant. Pero mahal pa din. Kumain pa ba mamam and crib ba yun? Hindi, yung kumain kayo ni Christina dun sa isang ano, sa isang may coffee shop ba yun? Vicky Fier. Kahit pa, just me, you. Samantalang kami pa makdo. Also, 2 years ago. But damn! Pero ngayon, di ba? So, alam nyo kasi dito, safe dito sa Denmark. So, tapos, Yana, paano kaya na pumapasok sa school? Paano ka pumapasok sa school? Nag-recover sa school? Siklo. Ayan, nagbabike yun si Yana umaga. Tapos pa-uwi, magbabike siya ulit. Safe kasi dito. Like, siklo, hindi ba kayo mo? Ah, hindi daw siya nagbike kaninang umaga kasi umuulan. O nga, madulas nga sa daan. Buti naman, at least naglakad siya. Kaya siguro pagodan, lola mo. Tingnan mo naman, haggard. Haggard ka, anak? Ba? Haggard ka. Alam mo ang haggard? Stress ka. Kung nga yung dad, yag. Ow! Tingnan mo! Kita talaga sa vlog. Oh, nananakit yung bata, oh! Tuwis, lumay. So, di okay na. Magbabay ka na sa vlog! Ma? Magbabay ka naman ng maayos! See?